Hello guys! Another video tutorial na naman tayo ngayon at sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano palakasin ang internet connection natin. Kung gusto mo yon, well, huwag mong skip ang video kasi ituturo ko sa inyo step by step. Hello guys, I am Aga Hinay at nandito na naman ako para ituro sa inyo mga bagay na dapat yung malaman tungkol sa internet connection nyo. Well, nagtuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan. So, shout out po sa inyong lahat. Gaya nga ng sabi ko kanina, ituturo ko po dito kung paano palakasin ang internet connection natin. Pero ang gagawin nating tutorial ngayon is sasabihin ko po muna sa inyo ha, kasi baka may magko-comment na hindi naman gumana or hindi naman nag-work sa akin. Okay, ganito po yon. Ang gagawin kasi natin ngayon is gagamitan natin yan ng DNS. Well, ang DNS, as alam naman natin, na ang DNS is isa sa way para mapalakas yung internet connection natin. Pero nagdidepende pa rin yan sa location kung saan ka man ngayon. Okay? Kaya naka-upload na po ako ng maraming videos sa previous videos ko about sa fast internet para may choice kayo kung saan malakas sa inyo. Okay? Kung anong video ang mag-work sa inyo. Okay? Depende lang po talaga yan sa location nyo. So, ang DNS na gagamitin natin ngayon is pwede siya sa lahat ng networks at pwede din siya sa Wi-Fi at saka sa mobile data. Okay? So, simulan na po natin. Ang gagawin lang po natin is puntahan lang po natin yung Play Store natin. Okay? Puntahan natin yung Play Store at ito yung isa-search natin sa Play Store or sa search engine ng iyong Play Store. DNS Changer Optimized Ethernet. So, yan po, yan yung itsura niya or yan yung parang icon na may settings ng cellphone. Parang ganun din, lang din. Okay? Tapos, yung creator ng application na ito is MyCast Change LTD. So, thank you MyCast Change LTD at nakagawa ka ng ganitong application. Okay, kung hindi nyo pa yan na-install, i-install nyo yan at kapag na-install nyo na, click nyo lang yung open, of course. Ayan. So, ito na po siya. Faster, safer. Ayan. So, welcome to the Internet Optimizer App Tour. Hit the pause to continue. So, pinutin natin yung parang gumagalaw or parang nagpo-pause. Pinutin natin yan para punta tayo sa next step. Ayan, hit this button to activate service. So, ituturo muna tayo saglit, okay? So, hit this button to activate server. Server will run in the background service. So, click natin yang, ayan, click natin kahit saan. Tapos, hit din natin ito. Hit this button to change DNS server. So, dito tayo pipili kung anong server ng DNS ang gusto natin, okay? Pagkatapos ito naman, lower is better. This information is time indicator of the selected server response, measured in milliseconds, but if the value is called 00.00 ms, the connection is error or response time greater than 1000 ms or 1 seconds. So ganito po guys, dapat yung server na pipiliin nyo daw is lower. Kung lower daw is mas better. Okay? Dapat lower yung hahanapin natin na MS. Pero kapag yung server na pinili nyo is yung MS niya is 00.00, magpalit na po kayo agad kasi hindi talaga yan gagana kasi error daw, sabi niya. Okay? Pero much better po talaga na pipiliin natin is lower MS. Okay? Para stable yung connection natin. Okay? Click lang natin dito sa ibaba itong activate. Okay, pagkatapos, ayan, pinutin natin yan ng post na yan. Tapos dito, swipe to open menu. Thank you for downloading Internet Optimizer and hope you have a nice day. So, kapag pinindot natin dito, makikita natin yung karagdagang settings. Okay? Ito po, home, app settings, help, and exit. So, ganun lang po. Simpleng settings lang. So, ang gagawin lang natin dito is pipili tayo ng DNS. Okay? DNS service. Okay? Pindutin natin itong ito. Tapos, ito, makikita mo dito yung mga server ng DNS ng application na ito. So, dapat ang pipiliin niyo dito is yung maliit na MS or mababang MS. Pero ang problema nito is hindi natin siya ma-check lahat o in one time kasi kailangan mo siyang iisa-isahin pa, okay? Iisa-isahin mo siya sa pag-check kung talaga bang saan dito yung
mababa yung MS. Para malaman natin kung saan dito yung mababang MS, kailangan nyo siyang iisa-isahin. Okay? Try natin dito sa Google DNS. Click natin yan. Tapos, ayan, click natin itong activate. Tapos, connecting. Hintayin lang natin. At ayan, click natin itong always allow. Ayan. So, service running. So, ang MS niya is 548.29. So, sobrang laki po nun. So, staff natin, mamili naman tayo ng iba yung maliit pa sa 529. Ayun, okay. Open DNS. Try natin i-activate ulit ito. So, 106. So, try pa rin natin pumili ng mas mababa pa sa 106. Okay? Stop. Tapos, pili naman tayo ng mas mababa pa sa 106 ms. Okay, tapos ito meron siyang 0.00. so ito po yung sinabi ko kanina, kapag may 0.00 ms, palitan nyo na yan kasi error po yan. Tapos dito sa Cloudflare, activate natin yan. So ito bumaba na siya, 80.52 ms. so try natin, baka may makita pa tayong mababa pa sa Cloudflare. Stop natin yan. Ito, may napili ako, DNS Advantage 64 ms siya. So ito yung pinakamababa na server or server na MS dito sa location ko ngayon. Pero nagdidepende pa rin yan sa location, kung kung malakas yung location nyo or malakas yung internet ng location nyo. Syempre, hindi tayo pareho, baka mas malakas pa sa inyo or baka malower pa yung MS sa server na ito. Okay? So, ito yung DNS Advantage. So, ito yung pinili ko. Tapos, try natin na mag speed test. Speed test natin yan kasi mostly kapag naka-default ako dito, hindi ko ginamita ng mga VPN or mga APN. Nasa 3 lang po yan. 3. Upload. Mbps. Ganun. So, try natin. Ayan. So, ang download niya is 9 7. Ayan, umabot siya ng 7. Tapos dito naman sa upload Mbps is 0.20 yung upload Mbps, tapos yung download Mbps 7.77. So gaya ng sabi ko kanina, nagdedepende pa rin yan sa location nyo. Kung malakas yung internet connection nyo, baka malakas or mababa pa yung MS na makuha nyo. So that's all for today. Sana nakatulong ang video ito sa iyo. At kung gusto nyo mga ganitong content, don't forget to click the subscribe button, also the notification bell, para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. Okay? So that's all for today. Thank you and God bless.